Oh, ang tanong ko is ganito. Ang sitwasyon ng ating bansa, utang halos 13 trilyon. Ang mga negosyo ay nagbabangon pa lang. Ang mga tao maraming nawala ng trabaho. Pero marami tayong mga kandidato na nagpupromesa palakihin ang budget ng ano, palakihin ang sweldo ng mga tao. Ngayon ang tanong, saan nila kaya kukunin ito? Hindi ba ang tao pag tinatanong mo, pabili nga ng halimbawa, nauna ang pagbili, parang utang na naman. Kung utang lang ang gagamitin mo para pagbayad sa utang, kung hindi ka nakakaraos, ikaw ay lumulubog. Lumulubog ka hanggang sa mamatay ka na lang sa utang. Kaya ang tanong ko is, napakatataas ng mga binibigay promises, all promises, and yet, they don't know where to get the fund. Saan kayo? Anong comment nyo dyan? Kayo ba ay may mga promesa din? Kajes, palagay ko, kasama mo ko sa sagot na ito. Wag na ho tayong lumayo. Diyan sa Bureau of Customs, ang inyong organisasyon, ang Federation of Filipino Industries, ang isa sa mga humahabol dito sa mga tinatawag nating mga tiwali sa ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga nananabutahe ng ating ekonomiya. Diyan po ay daang-daang bilyon. Ang kailangan lang gawin ay tumino yung mga nandyan sa Bureau of Customs, paluin ni Secretary Dominguez yung mga tao na hindi sumusuway sa kanya. Tingnan din yung tinatawag na usapin dun sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Diyan sa Bureau of Customs at sa Bureau of Internal Revenues ay napakalaking pera na po ang pwedeng makuha para maibigay bilang serbisyo sa taong bayan kahit hindi magdagdag ng mga panibagong taxes. So, yan ay tulong natin sa mga negosyante na patas na nagpapasok ng mga karga versus doon sa mga negosyante na wala naman mga planta rito na winawasak yung mga nakatayong mga negosyong Pilipino katumbas ng makapal na sobre, no? Na kultura diyan sa Bureau of Customs at ganyan din dito po sa tinatawag nating Bureau of Internal Revenue. Thank you, Kajes. Mabuhay po kayo.